Mga mamen sir, bili na po kayo. Ano po ba ang hanap nyo? Pagsisale stock ni Marietta sa kanyang panindang damit. Isa kasi si Marietta sa mga pinagkakatiwalaan ng mismong may-ari ng pinagtatrabahuan niyang tindahan ng mga damit. Puro mga mamahali ng paninda nila roon. Kahit madalas na hindi ganoon kabenta dahil sa taas ng presyohan na meron sila. Minsan kapag swertihin, ay nakakarami sila ng benta. Pero kapag kaalanganing araw at talagang walang masyadong ganap, ay kakaunti lamang ang kanilang mga naibibenta. Mabili rin naman doon paminsan-minsan, pero hindi tulad ng sa iba na talagang malalakas. Matagal nang katiwala si Marietta ng may-ari at pinapaswelduhan dahil kilala nila maging ang mga kamag-anak ni Marietta. At isa pa ay para na din nila itong malapit na pamangkin dahil sa mabait ito sa kanila at talagang maaasahan. Ang kaso nga lang, kapag nasa trabaho na ito ay madalas itong mga lipusta at mangmata ng mga customers nila na sa tingin niya ay mukhang hindi makakabili ng paninda niya. Panay ang tawag ni Marietta sa mga customers hanggang may mga nagsipasok sa kanyang store. Pasok lang kayo mga suki. Maganda at sulit ang aming paninda. Huwag po tayong bibili sa mga old-fashioned na damit ah. Dito lang kayo sa amin mga madam. Sigaw ni Marietta. Habang nang mamaliit ng ibang stores na katabi nila. Sa pwesto kasi nila ay sila ang may pinaka-classy, elegant, at ang may pinakamalaking lupang pinagtatayuan ng negosyo ng may-ari. Kaya naman tuwing nagalok si Marietta ng kanyang mga paninda, ay hindi pwedeng hindi dadanas ng mga salitang panlalait ang mga taong naroroon. Sa totoo lang, ay walang pakialam ang ibang mamimili sa mga pinagsasasabi niya. Bagkos ay panay lamang ang tingin nila at hanap ng magaganda at trendy na mga damit. Samantala, ang mga kalapit naman na shop nila na tindahan din ng mga damit, ay talagang napapairap na lamang kapag nagsasabi ito ng ganoon at madalas na pinagbubulong-bulungan siya ng mga ito dahil sa ginagawa niyang iyon. Natutuwa naman si Marietta tuwing gagawin niya ang pagmamayabang at pati na rin ang panlalait sa mga ito. Wala kasi itong pakialam basta't para sa kanya ay nagtatrabaho siya ng matiwasay sa kanyang amo. Halos ilang taon nang nakakalipas nang siya ay ma-hire sa mismong pinagtatrabahuan niya. Noon pa man, ay siya na ang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Laki sa Maynila si Marietta at siya ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ang ina niya ay sugarol at madalas na nakikipagtalo sa kanyang ama na palagi namang nakikipag-inuman sa mga kapitbahay. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpupursige sa pagtatrabaho. Sa totoo lang kasi ay malaki ang galit niya sa kanyang pamilya. Sa araw-araw kasi na ginawa ng Diyos, ay palagi na lamang niyang naririnig ang away ng mga ito. Minsan ay naiinis siya sa mga ito dahil sa sobrang nakakarindi na ang mga pinagsasabi ng kanyang mga magulang. Hindi niya rin maintindihan ang mga ito dahil doon. Panay kasi ang away lamang at puro mura ang natatamo niya tuwing nakakausap niya ang mga ito. Sa totoo lang ay nagsasawa na siya sa ganoong klase ng pamilya. Kaya naman hanggat maaari ay ayaw niya na munang umuwi. Inaabala niya ang kanyang sarili upang hindi niya makasama ang mga ito. Kung saan-saan siya nag-a-apply at ang isa na nga sa napasukan niya ay ang mismong store kung saan ay siya ang tagatinda ng may-ari. Bukod kasi sa marami na siyang na-applyan, ay ni isa roon ay walang nakapag-hire sa kanya. Buti na lamang ay meron siyang kakilala na nagrekomenda sa kanya sa mismong trabaho na iyon. At magmula noon ay nagdire-diretso na siya bilang isang tagatinda at sales lady ng mismong damit roon. Naalala niya noong unang salang niya roon ay nakikisama pa siya sa mga kalapit na store. Nag-iba lamang ang kanyang ugali nang mapag-alaman niyang may kinakalat na mga chismis ito patungkol sa kanya. Kaya naman ginagawa niya ang mga kaya niya para hindi makuha ng mga ito ang customers niya. Madalas na ikinakainis ng mga ito ang ginagawa niyang panunulot para lang mas dumami ang kita ng mismong shop na pinagtatrabahuan ni Marietta. Napapangisi na lamang si Marietta tuwing nakikita niya na naiinis ang mga ito sa kanya. Sa araw na iyon ay may mga pumapasok upang tumingin-tingin lamang sa mga damit ng kanilang shop. Sa totoo lang ay magaganda naman talaga ang mga paninda nila. May kamahalan man ay may mga nakaka-afford naman ang tinda nila. Ang kaso nga lang, dahil nga may pagka-pricey, kaya naman ang iba ay matapos tumingin ay hindi na kaagad bumibili at nagka-canvas na lamang muna.
Minsan ay naiirita si Marietta sa ganoong kaugalian ng ibang mga customers. Pero wala itong magawa dahil mukha rin namang mayayaman ang mga customers na iyon. Iniisip niya kasi na maaaring pagalitan siya ng kanyang boss kung sakaling paalisin niya iyon. Unless na lamang kung dukha ang lalapit sa shop nila at bibili. Mga madam, kuha na lamang po kayo ha at isukat nyo na lang bago po at garantisadong may quality ang aming produkto. Sigaw muli ni Marietta na madalas na ipamukha nito sa iba niyang mga kalapit na store. Habang tumatagal ay nagsisialisan na ang iba, ngunit may mga pumapasok rin naman. And this time, ay mukhang sosyal at mayayaman ang mga pumapasok sa kalilang store base sa mga suot nitong damit na mukhang mamahali. Naka-heels ito at nakasuot ng malaking hat. Mahaba ang suot na coat na akala mo yung nanggaling sa ibang bansa kung pumorma. Naka-shades din ito at may alalay pa o muchacha sa tabi niya. Mukhang marami itong napamili sa mga branded clothes dahil sa mga tatak na naka-imprenta sa mismong mall bags na nakita ni Marietta. Kaya naman sobra ang pag-welcome ni Marietta, lalo na nang makita niyang pumasok ang babaeng yayamanin. Binati niya ito at sinabing, "Good morning po ma'am, welcome to our store. Madami po kaming fashion trends na sigurado kong magugustuhan niyo ma'am. This way po," nakangiting sabi ni Marietta. Nahalatang atat na atat na na makakabenta. Inangatan siya ng tingin ito at itinaas ang sunglasses. Saka ito maotoridad na nagsalita. "That's more like it. I need sophisticated outfit," sambit nito habang nag-uutos kay Marietta. "Sure madam, marami po kami yan," sambit pa ni Marietta habang nakangiti ito sa kanyang bagong customer na mukhang mayaman. Saka nito ginaid at itinuro sa babae ang mga nagagandahang damit na nakahanger sa kanilang mismong pinaglalagyan ng mga paninda. Agad namang nakita iyon ng babaeng mukhang mayaman. Tinignan niya ang mga ito at maarting isa-isa. Ngunit ni isa sa mga paninda niya ay wala itong nagustuhan. "This looks very cheap on my liking. I am looking for sophisticated clothes and not these crap clothes. I'm sorry but this is not my thing," sambit pa ng mukhang mayamang babae habang iniinsulto ang mga panindang naroon. Saka nito muling inilagay ang mga damit sa kinalalagyan nito at dire-diretso nang naglakad papaalis habang si Marietta naman ay inis na inis ng mga sandaling iyon. Ngunit dahil nga alam niyang bigati nito, kahit nag-please pa si Marietta at hinabol ang babaeng mukhang mayaman. "Ma'am, baka may gusto pa po kayong iba. Madami pa po kaming clothes na tiyak na babagay sa inyo. Please po, pagbigyan niyo lamang po sana akong ipakita sa inyo," magsasalita pa sana si Marietta nang biglang tumigil ang babaeng mukhang mayaman at agad na tinaasan siya ng kilay. "Di ba sinabi ko na that I don't like your clothes and I don't want it to be desperate. She looks so stupid. Now, move," sambit pa ng babaeng mukhang mayaman habang natatawa pa ito at maotoridad na pinaalis si Marietta sa dadaanan niya. Sinadya talaga itong sagiin si Marietta upang hindi na ito magpumilit pa. Sa totoo lang ay napahiya si Marietta sa maraming tao. Ngunit nilulok na lamang niya ang kanyang pride dahil alam niyang bigati ng customer at wala siyang kalaban-laban rito. Kaya kahit naiinis ay nagsalita ito at pinekay na lamang ang kanyang ngiti. "Sige po ma'am, ingat po and balik po kayo dito ha. We're open po Mondays to Fridays. Salamat po madam," sambit pa ni Marietta sa babaeng mukhang mayaman. Natawa na lamang ito sa kanya at saka muling nagsalita. "Asip naman na pupunta pa ulit ako dito," sambit pa nito habang nakangisi at pinagtatawanan pa si Marietta. Pigilang inis na kinimkim na lamang iyon ni Marietta. Hindi naman iyon ang unang beses na makainkwentro siya ng mga katulad ng babaeng mayaman na iyon na kung umasta ay akala mo kung sino. Sanay na si Marietta sa ganong klase ng mga mata pobre. Wala naman siyang pakialam sa mga ito dahil ang gusto lamang niya ay makabenta sa mga iyon at bukod doon ay wala na siyang pakialam. Pilit at peki man ang ngiti ni Marietta ay tinuloy na lamang niya ang kanyang ngiti kahit na siya ay inis na inis na. Kinawayan niya pa ang mismong mayamang customer na siya namang hindi pinansin ito at nagtuloy-tuloy lamang sa pag-alis. Dahilan kung bakit siya pinagbulong-bulungan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang iba ay pinagtatawanan siya dahil sa paningin ng mga ito ay napaka-desperada niya.
kinuyom na lamang ni Marietta ang kanyang mga kamao. Senyales na nanggagalay dito sa mga nangyayari. Pero wala itong magawa kung hindi ang daanin na lamang sa pekingiti ang lahat. Nang sa gayon ay mapansin ng iba na nakangiti pa rin siya kahit na siya ay inis-inis na. Inis rin namang nagbulong-bulungan ang ibang mga tendera na naroon na parang sinasabi nila ang mga salitang plastic at hipokrito. Kaya naman napangisi at napacross arms pa ito. Kasabay niyon ay ang pag-angat ng kanyang eyebrow, dahilan para inis na magsialis ang mga kapwa niya nagtitinda rin. Alam kasi nilang may pagka-warfix si Marietta at pwedeng maging dahilan niyon kung bakit iinit ang ulo nito, na pwedeng maging dahilan rin kung bakit ito magwawala. Kaya naman ganoon na lamang rin talaga ang naging reaksyon ng mga ito. Matapos ang pangyayaring iyon, ay muling nagtawag ng customer si Marietta at muli ay may mga nagtingin sa kanilang store at meron rin namang bumili. May mga mangilan nila na naa-afford ang kanilang paninda, ngunit ang iba naman ay hindi talaga maka-afford. Sa araw-araw ay ginagawa ni Marietta ang mga kaya niya upang mas lalong dumami ang bumibili sa kanila. Pero sadyang dahil sa kataasan ng presyong meron sa kanila, ay talagang hindi agad nakukuha ng mga customer niya. Sa buong maghapon ay nakabenta naman siya. Hindi nga lang ganoon karami. Kinabukasan ay muli niyang inalok ng kanyang mga paninda ang kanilang mga customer. At tulad ng ibang araw na nagbebenta siya, ay ganoon pa rin. At kahit anong subok niya ay hindi talaga bumibenta ng ganoong kabongga ang kanilang store. Kahit nag-isip pa siya ng mga paraan kung paano siya makakapagparami ng bibili sa kanya. Kung dati ay sapat na ang pagpapapasok niya, ngayon naman ay mas pinag-iigihan niyang makahikayat pa sa kada customer na pumapasok sa kanila at iniisa-isa niya ang mga ito. Mga kuya at mga ate, pasok lang po kayo. Maganda po ang mga paninda namin dito. Pili lang po kayo. Sigaw pa niya sa mga dumadaang mamimili. Sa araw kasi na iyon, ay medyo marami-rami ang dumaraan at mga mamimili sa lugar nila. Kaya naman matamis ang ngiting ibinubungad ni Marietta sa mga ito. Kahit pa napakapeki ng kanyang pagngiti, iniisip na lamang niya ang perang sasahurin sa darating na 15 kung siya'y makakabenta ng marami. Unti-unti ay may mga customer na pumunta at nagtingin-tingin hanggang sa dumami ang mga ito at inisa-isa nga niya ang pagtatanong. Sir, bagay po sa inyo ang hawak niyo pong damit? Kunin niyo na po yan, sir, sambit pa ni Marietta habang ito ay nakangiti sa customer. Agad namang nag-angat ng tingin ng lalaki. Ah, ito ba? Iniisip ko nga rin kung ayos ba itong aking napili, miss. Gagamitin ko kasi sa formal wedding ng kapatid ko. Pwede mo ba akong tulungan para sa okasyon na iyon ng kapatid ko? Sambit pa ng lalaking nasa mid-30s na. At halatang bumibili lamang ito ng kanyang susuotin para sa kasal ng kanyang kapatid. Sure, sir. Bakit hindi? Yan din ang dahilan kung bakit marami kaming klase tuxedo at pati na rin mga barong. Pero ano po bang motif ng wedding event nila, sir? Is it more of tuxedo ba o barong? Ngiting tanong pabalik ni Marietta sa kanyang customer na lalaki. Agad namang napaisip ang lalaki at saka napangiti. It's more of tuxedo eh. So tuxedo style siya na color gray. Can you give me sample designs para makapili ako? Salamat ate ha. Sambit pa nito sa kanya. Kaya agad nang umiting muli si Marietta, saka ito nagsalita. Okay sir. Let me guide you. This way, sir. Sambit pa ni Marietta. Saka ginaid ang isang customer niya. Kasabay noon, ay agad ni ginesture ni Marietta ang kanyang kamay at saka ginaid nito ang kanyang customer sa mismong tuxedo section. Ilang sandali pa ay tumambad na dito ang samot-saring mga panindang tuxedo sa kanilang harapan. Magaganda ang naroon at kung ano-anong klase ng designs ang makikita. Bali, sir. Feel free po na mamili kayo ng kung anong gusto nyong design. Nandito yung ibang mga gray colors ng tuxedo. Sambit pa ni Marietta sa kanyang customer. Natuwa pa ito at agad na pumili ng kanyang susuoting damit. Namili at nagtingin-tingin ito ng mga designs para sa kanyang damit at maraming pinagpilian. Nag-recommend din at nagsuggest si Marietta ng magagandang designs para dito. Kaya naman natuwa ito sa kanya. Sir, ito oh. Naku, napakaganda ng designs nito. Dahil embroidered pa yan. At napakaganda rin, sir. Kunin niyo na po dahil tiyak akong bagay yan sa inyo. Pagsusuwestiyon pa ni Marietta sa kanyang panindang damit. Tuxedo na gray yun. At may embroidery.
at napakaganda ng pagkaka-embroid sa mismong tuxedo. Dahil roses ang embroider niya, na siyang dahilan kung bakit nang makita iyon ng customer niya, ay agad itong kinuha sa kanya. "Wow, this looks so great!" Manghang sambit nito sa kanya. Kaya naman kinuha nito iyon at saka sinubukang sukati. Sakto lang at napakaganda nito ng sukati niyo ng customer ni Marietta. Natuwa ito at agad na nagsalita. "I will buy this, miss. Thank you so much for guiding me." Sambit ng customer nito. Nahalatang satisfied sa suwestiyon nito sa kanya. Agad namang nag-proceed sa counter at binayaran nito iyon. Kaya naman ngingisi-ngisi si Marietta dahil alam niyang nakabenta na naman siya. Matapos iyon ay agad na nagtungo si Marietta sa iba pang mga customer na kanina pa rin pumipili ng mga sosuotin nilang damit sa store nila. Madalas na puro naman mga gowns at dresses ang kanilang tinitignan. Kaya naman agad na in-approach ni Marietta ang ibang customers na sa tingin ni Marietta ay nasa mid-20s ito at halos kay Daryl lang niya. "Hi ma'am, pansin ko po na mga gowns po ang madalas ninyong pinagpipilian. Baka po kailangan nyo ng assistance. Ikalulugod ko pong tulungan kayo." Sambit pa ni Marietta habang nakangiti sa babaeng customer nito. Agad namang nagangat ang tingin nito sa kanya, saka ito ngumiti. "Can you help me? Kasi magdidibo yung kaibigan ko and I needed something na magmamatch sa motif ng dibo niya. Kulay blue ang motif nila and floral." Sambit pa ng customer. Kaya naman agad na napangiti na lamang si Marietta. "Yes po madam, marami kaming blue dresses. This way po ma'am." Sambit pa ni Marietta at muling ginaid ang kanyang bagong customer na babae, kung saan ay maraming mga blue dresses na may mga designs. Nang naroon na, ay agad na nakita ni Marietta na sobrang nasihan ang customer nito. Kaya naman ganoon na lamang ang naging itsura nito nang makita na may iba't ibang klase ang mga kulay blue at karamihan talaga ay napakagaganda. Habang nagtitingin ito, ay naghahanap rin ng magagandang design si Marietta na maaaring magustuhan ito. Ilang minuto pa ang lumipas, ay agad itong nag-approach sa kanya. Kaya naman ngiting sinalubong niya ito nang magsabi ito sa kanya. "Bali miss, I'll try this one muna. Out of all, this really stand out for my liking." Sambit pa nito, saka ngiting-ngiting itinuro ang daladala niyang damit. Tumugon lang rin si Marietta ng ngiti at nagsalitang muli. "Sure madam, andun po yung fitting room. Huwag po kayong mahiyang i-fit." Sambit pa ni Marietta sa kanyang customer na babae. Agad namang naglakad dito at tinungo ang fitting room. Paglabas nito, ay miski si Marietta ay nagandahan sa dress na iyon. Kahit napakasimple ay napakagandang tignan dahil sa kakaiba nitong estilo. Na-amaze pa si Marietta dahil sa ganda niyon. "Wow, napakaganda ng dress na yan ma'am. Bagay na bagay po sa inyo." Sambit pa ni Marietta na totoong nagagandahan sa suot ng kanyang customer. Pero para sa kanya, ay hindi ganoon kabagay sa babaeng iyon ng dress. Wala naman kasi talagang paki si Marietta kung bagay iyon o hindi. Basta para sa kanya, ay maganda ang dress na iyon. Samantala, ang customer naman niya na babae tila natuwa sa mga sinabi niya. Kaya naman ganoon na lamang ang reaksyon nito. At sa kanito kinuha ang mismong dress. "This is really stunning, kaya kukunin ko na. And by the way, I'll be giving you this tip for the compliment." Sambit pa ng customer. Dahilan ng kunwaring pagtanggi pa ni Marietta. "Naku madam, sobra-sobra po ito." Magsasalita pa sana si Marietta nang magsalita muli ito. "No, this is for you. Keep it na lang. Thank you for assisting me, miss." Sambit pa nito. Sa kinuha ang kamay ni Marietta at ipinatong sa palad nito ang perang ibinibigay niya as bonus. Laking ngiti naman ni Marietta dahil sa ginawa nito sa kanyang pagbibigay ng pera. Kunwaring tuwang-tuwa, kaya naman nagpasalamat ito. Kahit ang totoo ay wala naman siyang pake at nagkukunwari lamang siya sa kanyang customer. Dahilan kung bakit pag-alis na pag-alis nito ay napangisi na lamang siya. "Tsaka, buti na lang umalis na." Bulong pa ni Marietta habang ito ay nakangisi. Matapos niyon ay inisa-isa pa niya ang mga customer. At himala talagang nakarami siya ng kanyang benta ngayon. Siyempre yung tip na ibinibigay sa kanya ay sa kanya lamang mismo at hindi niya ibinibigay sa mismong may-ari. Sa totoo lang ay natutuwa talaga si Marietta tuwing magkakaroon siya ng mga tip sa kanyang mga customer
at pati na rin sa mga vlogger na napapadaan sa kanila. Matapos ang araw na iyon ay nagtuloy-tuloy naman. Kahit papaano ay nakakarami siya ng benta. Ngunit may mga araw rin talaga na mga ilan-ilan lamang. Halos mag-iisang buwan na makalipas ang mga araw na kahit papaano ay nakakabenta naman siya. Hanggang sa isang araw habang nagpapapasok siya ng mga mamimili sa kanilang store, ay nakita niyang pumasok ang isang kubang lalaki. Ngunit dahil sa dami rin ng mga customer, ay hinayaan niya na lamang muna ang lalaking iyon at nag-focus sa ibang mga customer. Ilang sandali pa, ay natanong niyong muli ito at iritada siyang napakunot nang makita niyang namimili ito ng mga damit. At talagang ang mga mamahaling t-shirt pa ang pinagpipilian ito. Dahilan kung bakit agad namang nilapitan niyo ng tinderang si Marietta at inis itong nagsalita. Excuse me, sa tingin ko ay mali kayo nang napuntahan. Hindi ito botika o kahit ano pa mang ospital. Pagsusungit pa ni Marietta sa binatilyong lalaking kupa. Saka umarko ang kilay ni Marietta. Saka ito nag-cross arms at tinignan niya ito mula ulo hanggang paa na siyang dahilan naman kung bakit napapayuko ang kubang lalaki. Doon nainis na ipinagpatuloy ni Marietta ang kanyang ginagawa. Bingi ka ba? O sadyang bobo ka lang? Sabi ko, hindi ito ospital. Mukha bang ospital ang bilihan ng mga damit na to? Diyos ko manong, hindi nararapat ang mga katulad mo dito. Kaya wag mo kong yuyukuyukuan dyan ha. Hindi bagay na nandito ka at hindi ka bagay na mamili. Sambit pa ni Marietta habang minamaliit ang lalaking kuba na siyang dahilan kung bakit kahit halatang naiiya ito at nanginginig sa ginawa niya, ay lakas loob itong sumagot. Namimili lang naman po ako at tumitingin ng mga damit dahil bibili po sana ako. Sambit pa nito na pautal-utal pa na siya namang naging dahilan kung bakit agad na natawa ng napakalakas si Marietta na halatang pang-iinsulto ang tawang iyon. Nako, sobrang taas naman ata ng pangarap mong lalaking kuba ka. Eh hindi mo nga mapa-strict yung pagkakuba mo sa ospital eh. Tapos eh bibili ka pa ng shirt na sing mahal ng buhay mo? Sambit pa ni Marietta habang minamaliit at hinuhusga nito ang kakayahan ng kubang lalaki. Sa mga oras na iyon, ay naiyak na lamang ang kuba dahil sa mga pinagsasabi ni Marietta na pamamahiya rito sa kabila ng napakaraming tao sa paligid. Muling tumugon ito kay Marietta. Sobra naman po ata kayo. Gusto ko lang naman po talagang bilhin ang t-shirt na ito. Magsasalita pa sana ito nang muling tumugon si Marietta sa lalaki habang nakahawak ito sa t-shirt na gusto nito. Subalit agad itong natigilan nang biglang hablutin ni Marietta ang t-shirt na gusto nito. Saka ito ngumisi. Ah, ito pala yung t-shirt na sinasabi mo. Bakit? Kaya mo bang bilhin to? Eh baka nga mas mahal pa to sa buhay mo eh. Sambit pa ni Marietta habang itinuturo ang t-shirt nito at saka pinapahiya siya sa mga tao. Minamaliit at minamata siya ni Marietta. Kaya naman napukaw ang atensyon ng publiko nang makita nila ang eksena na iyon. Magkahalong inis at awa ang kanilang nararamdaman. Lalo na nang makita ang kubang lalaki na nakayuko kay Marietta. Habang si Marietta ay makikitaan ng pagkamataray at pangmamaliit sa kubang lalaki. Sa mga oras na iyon ay nahinto sa pamimili ang ibang mga customer ni Marietta. Nanginginig pa rin kinuha pabalik ng lalaking kuba ang kanyang t-shirt na gusto niya. Kaya naman naging dahilan iyon upang mas lalo niyang mapahiya ang kubang lalaki nang subukang hablutin ito ang t-shirt na kanyang gusto. Ngunit dahil din sa paghablot na iyon, kahit na itulak ni Marietta sa sahig ang kubang lalaki, dahilan kahit ganoon na lamang ang gulat ng kubang lalaki sa mga pangyayari. Yan! Diyan ka nararapat, sa sahig. Dahil diyan naman talaga ang bagsak mo. Ang mga kubang katulad mo ay hindi nararapat na bumili sa mga mamahaling tulad ng mga shop namin. Sigaw pa ni Marietta habang nakangisi pa ito na ipinapahiya ang kubang lalaki. Layas na! Lumayas ka na dito! Hindi ka na babagay dito! Sigaw pa nito habang ito ay nakangisi pa rin. Kaya naman agad na tumakbo na lamang papaalis ang lalaking kuba. Dahil sa sobrang takot nito at pagkapahiya sa maraming taong naroroon. Halatang nanginginig ito at sobrang nasaktan sa mga sinabi ni Marietta. Kaya't umiiyak itong tumakbo papaalis sa shop ng mga ito. Dahilan kung bakit mas lalo lamang nainis ang mga nakakita sa loob ng shop. At imbes na mapahiya ang kubang lalaki,
ay hindi nito nagawang mangyari iyon dahil sa sama ng ugali ni Marietta. Kaya naman nagsialisa ng mga tao sa shop nila dahil sa pangyayari. Dahilan kung bakit inis na napaarko na lamang ang kilay ni Marietta. Akala nyo naman kakampihan ko yung kuba na yan? Sige, magsialisan kayo. Total siya naman ang kinampihan nyo eh. Inis na sambit ni Marietta sa kanyang sarili. Matapos iyon ay sa buong maghapon, ay walang kinita si Marietta dahil sa kagaspangan ng kanyang pag-ugali. Dumaan ang mga araw na halos walang bumibili sa kanilang shop. At kahit anong gawin pa ni Marietta, ay mga ilan-ilan lamang ang bumibili sa shop nila. Dahilan kung bakit mas nainis pa si Marietta. Dahil sa kaunti lamang ang kanyang naibenta at madalas na napapagalitan dahil sa kakarampot na mga benta nito. Pinapagalitan nito ng boss nila dahil sa ang akala nito ay hindi kumikilos si Marietta. Kahit ang totoo ay kumikilos naman talaga ito. At ipinopromote pa ang kanilang shop. Pero dahil nga sa nangyari, mula nang pumunta ang kubang lalaki, ay sinisina ni Marietta ang kamalasan ng lalaking kuba. Dahilan kung bakit inis na lamang siyang umingiti kapag nag-alok. At tulad ng dati ay ganoon pa rin. Minsan ay gusto na lamang niyang sigawan ang mga ito ng mga naiisip niyang mga katwiran. Bakit pa ayaw niyong pumasok? Mga wala lang kayong pera kaya kayo ganyan eh. Puro na lamang kayo tingin tapos hindi naman kayo bibili. Ito ang mga naiisip niyang isigaw sa mga customer na dumaraan sa kanya. Ganoon pa rin ang nangyayari sa araw-araw. Hanggang sa isang araw ay pinatawag siya ng may-ari ng damitang kanyang pinagtatrabahuan. Napaisip naman si Marietta kung mapapagalitan na naman ba siya o kung anuman. At tama nga siya, dahil pinagalitan nga siya nito. Miss Marietta, ano itong nakarating sa aking balita na may ginawa ka sa apo ko mismo? Sambit pa nito sa kanya. May katandaan na rin ang boss nila dahil sa puti na ang buhok nito. Agad namang napakunot ito at naisip na baka meron na namang naninira sa kanya. Ho! Hindi ko ho kayo maintindihan. Magsasalita pa sana si Marietta nang bigla siyang pigilan ng may-ari. Bakit? Nakalimutan mo na ba yung binatilyong kuba na yung nakasalamuha? Apo ko siya. Si Adrian yon. Bakit mo nagawang pahiyain ng aking apo ha? Sino ka ba? Masyado kang mapagmataas. Eh hamak na empleyado ka lang naman. Matuto kang rumespeto para naman respetuhin ka rin ng kapwa mo. Sigaw nito habang pinapagalitan siya. Gulat naman si Marietta nang malamang apo pala ito ng kanyang amo. Adrian? Apo? Siya po ang apo nyo? Tanong pa ni Marietta na hindi makapaniwala. Oo, siya ang apo ko and I am very disappointed on you. Dahil sa ginawa mong pamamahiya, ay nagkaroon lalo ng trauma ang aking apo. That's why I'm firing you right now. You may leave Marietta. Sambit pa ng kanyang boss. Dahilan upang magmakaawa si Marietta. Ngunit huli na dahil nakita pala ng boss nito ang CCTV. At naaktuhan ang nangyari. Wala na itong nagawa pa. Kahit laking pagsisisi na lamang niya sa kanyang mga nagawa. Magmula noon, ay nahirapan ng maghanap ng trabaho si Marietta. Hanggang sa maging palaboy-laboy na lamang ito at hindi na nakaahon pa sa kanyang buhay.